Sa punto pong ito, makakapanayam natin ang dating kalihim ng ating Department of Health nung nagkaroon ng global crisis sa isa pang uri ng nakamamatay na coronavirus, ang SARS o ang Severe Acute Respiratory Syndrome. Narito po si dating DOH Secretary Dr. Manuel Dayrit. Magandang gabi po, Dr. Dayrit. Bago ho kahapon and today, no, I think even the WHO medyo pinuri ang Pilipinas kasi parang effective yung pag-spread ng COVID-19 dito sa ating bansa. Pero nalaman na lang po namin sa media kahapon na yung mga nakabalik ng Australia at Taiwan nagka-COVID-19 at mukhang dito nila sa Pilipinas na-pick up yun. Were you as surprised as kami po or did you have prior information na it was just a matter of time bago magkaroon ng ganitong mga positive results for some of those infected, Dr. Dayrit? Para sa akin, hindi surprising yun. Eh. Mm-hmm. Kasi it was just a matter of time. I think ang question kasi ngayon is kung meron tayong local transmission and maybe it's safe to assume na meron, is how intense is it? Ganun kalaganap talaga yung local transmission. Kasi pwedeng mabagal pa rin eh, mm-hmm. for some reason or another. Pwedeng because of the weather, dahil maybe in some instances kasi meron silang sinasabi na may mga super spreaders. Mm-hmm. Katulad na nangyari sa Korea. Okay. May mga pasyente that give a lot of viral spread. Mm-hmm. And so madami silang na infection na nahahawaan. Mm-hmm. So sa atin, in a sense, baka maswerte pa tayo. Mm-hmm. Nakababahala lang po kasi yung parallel po yung nangyari sa South Korea. Dito sa nangyari ngayon with case number 5, ito pong pumunta ng prayer center sa Green Hills. No? Kasi dun sa South Korea, nagsimba lang po yung isang miyembro ng isang simbahan doon. Ang nahawaan niya, umabot ng libo-libo. And South Korea is now number 2 sa dami ng cases next to China. Siyempre, nakababahala po kasi parang pareho po yung circumstance, Dr. Dayrit. Oo. Hindi ho kaya mauwi rin tayo sa ganun. Sana wag naman po, no ho? Malalaman lang natin yan the next few days. Mm-hmm. Kung magkaroon ka ng madaming mga kaso pa. Usually, ang makikita mo dyan yung mga nagkakaroon ng pulmonya. Eh. Kasi ang sinasabi nga nila, madaming nagkakaroon ng mild infection. Ang pwede nating tanungin sa bakit madaming may mild infection? Palagay ko, many of us already have antibodies, mm-hmm. even if it's a new virus. Merong mga tinatawag silang cross-reacting antibodies. Eh. Mm-hmm. Ibig sabihin, we have antibodies to other viruses. And these antibodies cross-react. Ibig sabihin, they can also be effective against coronavirus. Mm-hmm. So that could be one of the reasons kung bakit madaming mild infections, which is good news, uh-huh. di ba? So, in our case ngayon, kung meron tayong local transmission dito, unless you test many people, you won't really know. Mm-hmm. Okay? So, for example, ang pwede natin gawin doon sa Green Hills area is mag-test ka around the area if we can afford as many test kits. Mm-hmm. Pero kung hindi natin ma-afford yung mga test kits, we just have to wait and see if there are serious cases that come out. And when you see those serious cases, you do contact tracing around them. Mm-hmm. So, actually, the fundamentals are the same. Number one, good hygiene for everybody. Apo. Okay? Lessen contact. Kasi nakakahawa kung malapit eh. Mm-hmm. Nakakahawa kung hinahawakan mo yung tao tsaka contaminated yung hands mo with virus. Eh. Mm-hmm. So, very good hygiene. Yun ang pinaka-importante. Pangalawa, pag meron kang na-detect na kaso, contain. And you should be containing consistently. Kasi ang nangyayari pag nagko-contain ka, instead of spreading the infection to many people, you may only spread it to a few. Uh-huh. Ayan ang ibig sabihin nila na sinusugpo mo yung paglaganap ng infection. Okay, so kung masama ang pakiramdam ko, Secretary at Dr. Dayrit, huwag ka na lumabas ng bahay. Tama ho ba? Yes, oo. Mm-hmm. Huwag ka na lumabas ng bahay. Kung infected ka, wala kang mahahawahan. Mm-hmm. Di ba? Dederechohin ko na ho kayo. What do you think of the way the DOH is handling ito pong sitwasyon natin ngayon? I give them quite good marks. Mm-hmm. Okay? Because naagapan naman nila eh. May kasamang swerte na yan. Mm-hmm. Okay?
yung mga kasong na identify natin, nasa RITM na. Okay. Yung mga kaso na galing sa ibang bansa, sa Diamond Princess, na quarantine. Mm-hmm. So, good marks dyan. Mm-hmm. I also give good marks to the local government dun sa San Juan. Okay? Meron na silang plano. They're already, they've closed down the prayer room. Nagdi-disinfect sila dyan. Kasi importante yung disinfection. Kasi pwedeng nandun yung virus eh. Mm-hmm. And you know that, we know that the virus can last for anywhere from a few hours to, mm-hmm. to days in the surface. Uh-huh. Okay, so maganda yung response na yon. Na-strange yan lang ho ako konti na everyday halos nagbibigay po ng updates ang DOH. Mm-hmm. Pero parang may delay, no? Nalaman pa ng media from other countries na meron doon nakarating doon sa kanila na galing ng Pilipinas na nag-positive. So parang, and then today lang nila sinabi na meron na palang mga nasa RITM. Eh ang tanong ko ho, shouldn't we have learned from yung mga nangyari po sa China and I think Iran, no, na hindi sila as transparent in a crisis or a, probably a pandemic by now, no? Eh hindi ba mas maganda sana kung transparent ang mga ganitong mga nangyayari? Oo. Pero sa akin, that's a fair criticism. Mm-hmm. Okay? Siguro, in their place, gusto nilang manigurado na meron silang masasabing may ginawa na sila. So kaya may konting delay. Ayaw nila yung announce kaagad kasi baka itanong ninyo, ano nang ginagawa ninyo? Eh, hindi pa sila nakakilos ng masyado. So palagay ko ganun ang nangyayari dyan. During your time, Dr. Dayrit, ang pre-problema nyo, yung SARS, no, na coronavirus din po ito. I wonder if they're consulting you kasi pareho yung, halos pareho yung virus, parehong family, tama ho ba? Coronavirus din siya. Oo. I wonder if they're consulting you, especially you're I think, one of the top epidemiologists sa ating bansa. Yes, this is a long year line. On the side, no? They consult me. Mm-hmm. Pero ano, I try to keep a distance from their operations. Eh. Kasi it's much, much better kasi, ano eh, they're there. They're the ones in office. They should do the job. Mm-hmm. What is strange about itong coronavirus ho na ito ngayon, itong COVID-19, compared dun sa coronavirus ng SARS? Kasi ang dami pa rin hong tanong. It's evolving, no? Like dati sabi nila 14 days lang yung quarantine period. And then may nagsabi, hindi, longer. At meron daw cases na nag-negative and then nag-positive ulit. And then, ang good news, so hindi, mukhang hindi daw tinatamaan ang mga bata. At kaso, more males than females daw ang nai-infect. And then, gaano daw ba katagal nabubuhay yung virus? And oo, on what surface? Yung mga ganyan po, ano ho sa palagay ninyo? Yung virus ito parang ano eh, mas maliksi. At saka parang palabiro eh. Diba? Maliksi kasi mabilis siyang kumalat eh. Oho. Much, much faster than the SARS virus. Okay? Tapos, parang nagbibiro eh. Kasi gagaling ka. Tapos, in some instances, pag tinest yung pasyente, nandun na naman yung virus. Mm-hmm. So, tuso. Tuso siya. Mm-hmm. Hindi pa siya kabisado ng mga siyentipiko. Mm-hmm. Okay? So, pinag-aaralan pa yung virus na yan. Ang masasabi ko lang dyan is that mabilis siya kumalat. If you look at the experience of other countries. So, interesting yung phenomenon dito sa Pilipinas. Kung bakit hindi ganun kabilis katulad ng ibang bansa. Mainit kasi sa atin. Siguro yung panahon. Mm-hmm. Palagay ko malaking bagay yung nangyari na nagkaroon tayo ng travel ban in early February. So kasi nakabuti yung unong, yun? Palagay ko nakabuti yun. Mm-hmm. Kasi yung pag ano, yung mga turista from China, madaming pwedeng magdala ng impeksyon na yun eh. Mm-hmm. And palagay ko sa Korea, I don't think nag-travel ban sila doon eh. So palagay ko, pumasok yung impeksyon doon, tapos medyo hindi pa lumalabas, pero madami nang kumakalat na. Tapos nagkaroon sila ng ano, itong sitwasyon sa ano, sa kanilang simbahan doon. Sabay-sabay na yun. Dumami yung kaso. Mm-hmm. So, palagay nyo po, kasi I know there's a race now for the vaccine, mm-hmm. no?
ilang buwan pa ho kaya, buwan ho kaya, sana araw lang o linggo, no? Bago ho makahanap ng vaccine against COVID-19. Is that parang imposible ho ba yung mangyari, wishful thinking at this stage, knowing how vaccines take a long time bago ho maipamigay, no? Pero syempre, we want to hope kasi nakakatakot din ho itong, sabi nyo nga, ang bilis niyan dumami, ang bilis ng rate of infection, Dr. Dayrit. Ayon sa mga vaccine developers, it's still gonna take at least 12 months. Eh. 12 months? So 1 year? Oo, so. Kasi kailangan nila yung develop yan. And then meron phases for testing or doing clinical trials yan. Eh. So it takes a while. At saka, hindi mo pwedeng madiliin yan. Kasi if you produce a vaccine that doesn't work or has problems, then you complicate the issue also. Kasi yung vaccine mo na dapat yan ang tutulong sa'yo para supuin dito ang infection na ito, ay walang visa. Mm. Your father, alam ko ho, ang advocate ng virgin coconut oil. At yes, napag-uusapan din ho yan ulit ngayon, no? I think one of the countries, hindi ko na lang ho maalala, Australia ho yata, gustong i-test kung effective ba itong virgin coconut oil laban sa COVID-19. What do you think of this, Dr. Dayrit? I think now is a good time to do clinical trials on virgin coconut oil and other modalities or other drugs that they think might be effective against the virus. Kasi yung virgin coconut oil, alam natin that through laboratory tests, merong antimicrobial properties yung tinatawag nilang lauric acid. Okay? Pero bagamat ganun ang observation sa laboratorio, kailangan matestingan mo yan in people. So that's why you need the clinical trials. And you need the clinical trials when you have cases. So now's a good time to do that type of testing. So right now, Dr. Dayrit, ano pa ho yung sa tingin nyo measures that you know we should be adopting, or how do you think this virus should be better managed at this point, even from a global level, Dr. Dayrit? Well, kung sa Pilipinas lang, kasi low resource country tayo, eh, no? Limitado yung ating mga test kits, halimbawa. Kung titignan mo ang South Korea, they've tested over 100,000. Parang, I don't think our government can afford it. So we have to deploy yung ating testing strategy very, very, ano, deliberately and efficiently. Okay? So, pero kailangan natin gawin yun. Particularly if we want to confirm local spread. Kasi yung sinasabi ng DOH ngayon na hindi pa, it's too early to talk about local spread. The way to resolve that issue is to do some tests in the neighborhood, in the Green Hills area. And then if you do find people who are positive, then document it na may local spread. If you don't do any testing, wait and see ka kung may lalabas na pneumonia. Kasi yung pneumonia is the tip of the iceberg eh. Among many cases that may be mild. Okay? Ngayon, siguro masasabi natin, if you have a mild infection, kailangan ba malaman mo kung COVID-19 yan o hindi? Pwede mo sabihin, kung it's always mild, at saka maski kinalat mo, eh mild pa rin, baliwalain, di ba? Ang sinasabi ho nila ngayon, kung wala ka namang travel history, tapos inuubo ka, sinisipon ka, o may pneumonia ka, wala kang dapat ikabahala. Wala kang COVID-19. But that will change kung confirmed na local transmission itong case number 5. Hindi po ba? Oo. Kaya tama yung sinabi nung isang kasama ni Mayor Zamora, na kung may sintomas ka, come forward, magpa-test ka. Kasi ang ibig sabihin yan, it could be COVID-19. And kung positive ka, then diretso ka kagad sa quarantine. Or sa ospital if you need treatment. Ngayon po, mukhang may dagdag tayong problema. Kasi yung Diamond Princess cruise ship sa Japan, no, na-quarantine, and then we had to repatriate yung mga crew na nandun na 400 to 500 na mga Pilipino. Eh ngayon may isa pa hong barko sa Laot, yung one of those princess cruises din. Grand Princess Cruise. Ayaw hong palapitin sa San Francisco, sa California. So nasa Laot lang sila. 500 po ulit yung mga Filipino na crew nito. Paano kaya ito, Dr. Dayrit? Gagawin lang nila yung ginawa nila sa Diamond Princess.
i-quarantine nila sa Tarlac. Mm-hmm. Dun sa facility doon. I think medyo confident si Secretary Duque yan kasi madami ng ano eh, rehearsals din eh, may mm-hmm. template niya. Mm-hmm. So it works. Okay? And I think kaya ano, malakas ang loob nila na pwedeng tanggapin at i-quarantine doon. Mm. Secretary Dr. Dayrit, baka meron pa ho akong hindi na tatanong sa inyo na you want to share na impormasyon tungkol po dito sa COVID-19. Siguro masasabi ko lang is wait and see kung mawawala itong COVID-19. Kasi dun sa SARS, nawala siya sometime May, June, July eh, mm-hmm. nung uminit na yung panahon. And all over the world nawala for some reason mm-hmm. that is unknown. Ang hindi natin alam dito is kung gano'n na mangyayari. So kailangan nating hintayin doon. In the meantime, ang strategy talaga natin, as I said, is hygiene, hand washing, minimize close contact with other people. Mm-hmm. Number two, kung may mga case, immediately do containment. Even if hindi complete yung containment, because it will slow down the spread of the virus. Susupuin mo yung pagpapalaganap ng infection. Mm. The government is hesitant po to call travel bans eh. Si Presidente Duterte mismo, mukhang hindi ho pabor kasi sabi niya, hindi legal yan, hindi makatarungan na piniprevent mo people from traveling. Sa palagay ho ninyo, at this time na parang pandemic levels na ho yata itong COVID-19, do you recommend? Pero nangyayari, nagkakaroon ka ng de facto travel bans eh. Mm-hmm. Because the airlines are canceling the flights to countries that have a lot of transmission eh. Diba, like Cebu Pacific canceled its flights ata to South Korea and so mm-hmm. on and so forth. So nagkakaroon ka ng ano. By limiting those flights, nadidelay mo yung pagkalat and ng infection. And because people are afraid to travel, yes. So de facto, may travel ban na rin. Mm-hmm. De facto, may travel ban na yun. So, yan, ang ano natin. As I said, hygiene, we contain. Tapos kung merong infection, then that's when you make sure that confined. And ang kailangan alalahanin natin dyan is that the doctors and the nurses and the hospital staff don't get infected themselves. Mm-hmm. So it makes sense that we slow down. Kung isa, dalawa, tatlong kaso lang ang makita natin every so often, kayang-kaya nating supuin yan. Pero kung katulad na nangyari sa South Korea na 50, 100, mahihirapan tayo niyan. Ma-overload yung yung mga hospital natin. Ayun nga po pala, gusto kong tanungin yon. Kasi pag nagde-dengue season ho, well, hirap na tayo makakuha ng kwarto sa ospital. Paano pa ho kaya kung dumami pa itong mga kaso ng COVID-19, Dr. Dayrit? Yeah, exactly. Anong mairerekomenda ho ninyo? Ang mangyayari dyan, people will just have to recuperate at home. And then siguro, maybe health personnel will have to go and visit people in their houses. Ganun ang mangyayari dyan. At saka ayaw mo mangyari yung meron kang COVID-19, tapos madami kang mga kaso dyan, tapos biglang magkaka-dengue epidemic ka. O kaya magkaka-measles outbreak ka. Diba? Magpapatong-patong. Mm-hmm. So, one thing at a time, hopefully. Secretary o Dr. Dayrit, baka may maipapayo ho kayo dun sa mga magulang na nag-aalala, dun sa mga mahihina ang resistensya, yung mga may mga existing conditions or preconditions na sa mm-hmm. kanilang kalusugan. Baka gusto nyo ho silang payuhan at this point. Sasabihin ko sa ating mga kababayan, mm-hmm. lalong-lalo na yung mga may karamdaman, na sila ay vulnerable. Mm-hmm. At saka kung maaari, talagang iwasan ang humahalo sa mga lugar na madaming mga tao mm-hmm. at madaling mahawahan. Mm-hmm. Pero for the ordinary person na healthy, eats well, sleeps well, exercises, maybe not to worry too much. I think our immune system can tackle the virus and hopefully we have enough of those cross-reacting antibodies to be able to just have a mild infection sakasakaling ma-infection tayo. Maraming salamat po, Dr. Manuel Dayrit, dati pong DOH Secretary at top epidemiologist.